Umaga. Hello mga suki! Kamusta kayo? Naku, maraming mga iba nating suki nagtatanong kung ano yung ginagamit ko na pesticide na organic para sa mga peste at mga insekto sa aking garden. Siyempre guys, hindi natin maiwasan yon. Kapag may garden ka, may kontrabida talaga. Ganun lang yun eh. Kapag may bida, may kontrabida. Guys, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko para sa mga insekto. Okay, ito po yon. Bago pa lang ako naghahalaman, bumibili po ako nitong neem oil. Pwede siya sa roses, sa flower, fruits, and vegetables. Organic po siya for organic gardening. So, kinokontrol niyo yung aphids, white flies, spider mites, black spot, rust, and powdery mildew. Pero, na hindi na ako bumibili po, gumagawa na lang ako ng sarili ko. Kasi mahal din po ito eh. So, ito, empty na to, wala na tong laman. This is empty. So, yung ginagawa ko po, lalagyan ko siya ng warm water. Hanggang dito po. Tingnan natin kung okay, more pa. Okay, hanggang dito na po yung tubig natin. Ngayon, warm po yun para talikod lang natin, baka isipin nila. Ay, ganoon din pala. Pinopromote ko yung product na yan. Wala po akong kita dyan sa product na yan. Yung akin po ay sinshare ko lang kung ano yun po yung ginagamit ko. Okay, ngayon, bumibili po ako ng neem oil. Ito po, neem oil. Sige lang po, malabo. Ayun, neem oil po. Sa Pilipinas, marami po itong tanim na to. Noong nasa Pilipinas po ako, nagkaroon po ako ng nilagnat po ako, nagkaroon ako ng infection sa tonsil ko. Wala pong perang pambili antibiotic. Ito po yung iniinom ko. Pero wag nyo pong gayahin ah. Kwento ko lang yon, advertised ang I joke. So, kailangan natin ng neem oil. At saka itong ito po, ginagamit ko po yung panghugas sa plato, yung mga natural ingredients po. Tapos yun tugay na gamit ko po. Hindi po naman matay yung aking tanim ko naman po, wala namang reaction. So ito po yung ginagamit kong sabon. So ang gawin ko po, patakan ko siya ng mga ilan lang. Ayun lang po, ganon. Konti lang po. Tapos, lalagyan ko po siya ng neem oil. Mga dalawa siguro po. Ganon. Okay. Tapos, tignan nyo po, napapansin nyo ko, ang kuko ko laging maitim. Kasi, pag naghahalaman po kayo, minsan, pag may nakita akong damo, pipitasin ko na o mga dahon na lanta. Ginagamit ko yung kuko ko, kaya nangingitim siya. Ayan po. Advertise na naman po. Patalastas. Okay. Tapos, i-shake po natin. Tapos, i-spray na natin. Ayan po yung aphids natin. So, ginagawa ko po, nispiran ko siya nito. Ay, naka-off yata. So, spray po natin siya. Ayun. Ayan po, nakikita nyo po yan. Ang dami po niya, no? Ang ginagawa po ko pag naspiran ko ganyan. Spray-spray lang. Spray-spray lang po. Katulad mo, no?
Okay, so yun yung po yung unang paraan sa paggawa ng ating organic na pesticide. Ang pangalawa po ito, ganito. May container kayo. Any container po at saka use na toothbrush. Use na po. Yung mga lumang toothbrush nyo po dyan. Maglagay kayo ng warm water. Okay. Lagyan nyo po ng dish soap. Tapos, lagyan nyo po ng neem oil. Ayun. Tapos, haluin. So, medyo mabula-bula na po siya. Okay. So, pakita ko sa inyo kung paano gamitin po yan. Ito. Tapos, kita po kayo ganyan kadami na po. Yung ganyan na. Ang ginagawa ko po dyan, ito. Kita ko sa inyo. I-brush ko po. Ayan, natatanggal po siya. Kasi minsan spray-spray lang, parang... Dip ko siya dito. Ito po siyang natanggal ko. Dip ko siya dito. Mamamatay sila dyan. Kasi minsan yung spray, aalis sila. After 3 days, babalik na naman sila. So, ang ginagawa ko, pag marami sila masyado, ito lang po. Ito ginagawa ko. Ayan po, ang dami nila. Pag may langgam po, ibig sabihin may aphids yan. Ayun, ganyan ang ginagawa ko po. Binabrush ko sila. Para po talagang matanggal sila. Alam nyo po, noong mga nakaraang mga araw, ang dami po talaga. Buti na ngayon po, konti na lang. Ito po sila sa bulaklak, oh. Ayan. Guys, pati yung okra po, oh. Dati wala yan, eh. Nakadikit kasi kaya nahawaan na rin. Di bale, ito po yung solusyon. See? Yun pong ginagawa ko. Kung ma-share ko sa inyo. O di kaya po, kung may budget kayo, pwede kayong bumili ng ladybug sa dito sa lalo dito sa US, may nabibiling ladybug na 300 pieces. Nasa $19. Tapos lagay nyo dito para kainin po nila yung aphids. Pero parang medyo expensive naman po yung $19. Not bad, 300 ladybugs. Okay na rin yun. Pero hindi lahat po yun buhay. Siyempre may mga namatay na yun doon. Di yun. So yun, yun lang po yung spray ko po sa aking garden. Para sa aphids po. Tsaka sa mga whiteflies. Mga spider mites. Spray-spray lang po. Minsan, mga anak ko, binibigay ko sa kanila to, sila na nag-spray-spray. Yeah, nagmaging bunga na yan, baby. Maging bunga na yan, yeah. Yeah, ito po yung dati, oh. Pero wala na sila. Natakot sila nito sa spray ko. Eh, ilang araw na naman po hindi ako nakapag-spray, kaya bumalik na naman sila. Yan po organic na pesticide natin. So, effective po sa akin. Sana po effective din sa inyo. So guys, sana may natutunan kayo sa aking paraan ng pag-prevent o pagbigay lunas sa ating mga insekto sa ating halaman. So I hope nakatulong ito sa inyo.
At pwede nyo rin i-share sa mga kaibigan nyo na nag-garden. Baka makatulong din sa kanila. And please guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to like and share. Pwede rin kayo mag-comment. So yun lang po guys. Maraming salamat. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye!